sa inyong mga radyo. Maligayang Pasko at maligong bagong taon sa lahat! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay number 1, 21st at 22nd KBP Golden Dove Awarding for Best Radio Public Service Program. Radyo mo sa nutrisyon, mga usaping ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samu-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon, mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon, hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon, malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, at si Rod Marcelino. Happy, happy, happy New Year mga kanutrisyon! Uumpisa natin ang 2015 sa pamamagitan po ng wastong pagkain upang tayo maging healthy buong taon. Of course, courtesy po yan ang ating always smiling at mabait na Executive Director ng National Nutrition Council, si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Good afternoon po, Ma'am Bernie, at very happy New Year. Very happy New Year din sa'yo, Rod. At alam ko, nag-enjoy kang masyado sa New Year celebration mo. Papiling ng iyong pamilya. At sa inyo pong mga mahal naming listener, a very happy New Year din po. Sigurado, enjoy na enjoy kayo sa nakaraang medyo noche, ano? At tiyak, nadagdagan ang inyong mga inches at mga timbang. Ay, naku ma'am, oo. Ako nga guilty feeling. Guilty ka ba? Oo, nagsisimula na namang ayun, oo. Sumisikip na yung damit ko. Nako, bahagya lang naman, ma'am. Oh. Well, ayusin natin yan para sa buong taon healthy tayo. At pag-uusapan natin ngayong hapon ang paraan ng healthy eating for a healthy New Year. Game ako dyan, ma'am. Oo. At para gabayan tayo sa ating talakayan, inimbitahan na naman natin at bisita natin ngayong hapon sa ating studio. Walang iba kundi ang Chief ng Nutrition and Dietetics Division ng Philippine Heart Center, si Ms. Perla S. Esguerra. Magandang hapon, good afternoon, Ma'am Perla, at welcome ulit sa radyo mo sa Nutrition. Thank you very much, Asik Bernie, and of course, I would like to greet all our listeners. Maligong bagong taon, at sana po ay lahat tayo ay maging healthy sa buong 2050. Manigong bagong taon din po, Mrs. Esguerra. Diretso na po tayo sa ating talakayan. Yes. Dahil alam ko, nako, ang marami. Marami, tama po. Maraming guilty. Oo. Maraming gustong malaman kung paano uli bumalik sa normal yung kanilang katawan. Curbs. Or yung curbs. Mapabuti pa. Opo. Ma'am Esguerra, ano po bang ibig sabihin ng healthy eating? Ang ibig sabihin ng healthy eating ay ang pagkain ng tama base sa sinasabi naming 3 gold standards. Mm-hmm. Ano ba yon? Tinatawag na standards. Variety, mm-hmm, balance, and moderation. Okay. Ang kahalagahan nito ay, of course, para maging healthy tayo o maging malusog at maiwasan natin ang pagkakaroon ng sakit. Like lifestyle diseases, mga sakit sa puso, mm-hmm, diabetes, hypertension. Ayun. So ano po mga factor naman para ano yung nakaka-apekto sa pagpili nung kakainin natin para masabi natin na healthy eating? Actually, ang unang-unang factor sa pagpili ng pagkain in general ay yung lasa. Diba? Ah, lasa. Yun ang unang tinitingnan eh. Yun ang unang mong magiging standard mo yun eh. Malasa ba to? Masarap ba to? Tapos ang kasama na doon yung tinatawag nating yung availability ba to? Itong mga pagkain ito, okay, available ba to? Nandiyan ba? Paano, sa market? Oo, nasa market ba? Ito ba ay kaya kong affordable? Mm-hmm. O paano yung presyo, di ba? Mm-hmm. Kung ito ba ay kakayanin ng budget mo? Mm-hmm. Kung ito ba ay may health value? Mm-hmm. Siyempre, isipin mo din nga yun, health value ng pagkain na yun. So, ito yung mga iba't ibang factors. So, pangatlo lang, ma'am. Asan pa si nutrition? Yung health value. Yung health value. Yung lasa. Yeah, lasa tapos yun. Tapos nauna yung budget. Kaya kung ba. Saka pa lang yung nutrition. Oo, usually ganun eh. Ganun ang nangyayari. Pero hindi agad naiisip ng tao yung value dun sa
buhay nila yung kinakain nila, nauna agad talaga yung in general. Oo, puntahan ko lang mami yung ano, kasi may naalala na ako bigla dun sa lasa. Kasi di ba yung mga baby, yung mga bata, wala naman sila talaga ng panglasa at the start. Mm-mm. So paano na di-develop yung kanilang ayoko yan mami kasi gulay, ayoko yan, mga ganun. Yung mga ayaw nila? Oo, yung halimbawa ayaw nila dahil mapait, ayaw nila dahil ganito. Siguro yung bata as he or she grows, meron na talagang nade-develop na taste buds. Uh-oh. Yung taste buds na nade-develop na rin. Kaya pag nalasahan niya to, mukhang ayaw na niyang ulitin. Kaya nga isa pa din ang nagiging factor natin sa pagpapakain ng bata, siguraduhin natin na hindi sabay-sabay. Pa isa-isa lang introduction. Hindi pwedeng all at one time yung pagkain. Isa pa, kasi tinitingnan din natin dito yung kung saan mag-allergy yung bata, diba? Natutuwa kasi ako sa mga blinggit na mga bata. Kayang, yung gusto bang kumain ng mga gulay. Pa naman. Baka sabi sa ko, pa, wow, ang ganda na ng future nito. Diba? Pero usually yung mga gulay na yun, na binibigay yun. In-introduce yun. Introduce yung mga one year or gano'n. Kasi more on milk pa tayo. Sabi mo nga. What at a time. So bakit ba kailangan magkaroon ng healthy eating habits na nasimulan na natin, Ma'am Perla, yon? Of course, yun nga, para nga natin maiwasan yung mga sakit, para sa overall health natin, at maiwasan natin yung mga tinatawag natin chronic lifestyle diseases na very prevalent ngayon at saka nagiging number one cause of death, like yung cardiovascular disease, no? Yun yung dahilan kung bakit kinakailangan natin isipin kung paano tayo dapat kumain ng mga healthy foods. As a nutritionist dietitian and a practicing one, ano po ba yung mga hadlang? Bakit marami pa rin yung kasama na mga kababayan natin na nasabihan na nga na, or nag-i-impart tayo ng information kung ano yung tama, pero parang hindi nakikinig. Hindi nakikinig. Unang-una, hindi sila interesado. Makarich. Parang wala silang commitment. Hindi sila motivated. O kulang sila sa tamang information kung ano ba talaga ang healthy foods o healthy eatings. No? Maring meron lang silang mga tinatawag na bird's eye view or what. Pero hindi nila alam ano ba talaga ang rason. Ba't kinakailangan silang kumain ito? So kulang pa tayo. Kulang pa tayo sa dissemination. Information dissemination. So nasa atin pala, Rod. Oo, kailangan mo pa rin. Pero ma'am, yung ano, what about yung presyo? Yun, kasi sinasabi, Tsaka yung sinabi ko sa inyo, lasa, no? Oo. Pag sinabi mong healthy, parang iniisip ng mga tao, boring naman yan, walang lasa, di ba? Very unappetizing. Pag sinabi mo yung healthy foods, gano'n, hindi yan masarap kasi healthy, di ba? Ang hindi healthy, masarap. Kasi, bakit? Kasi ang healthy foods dapat hindi masyadong maraming alat, hindi masyadong maraming mantika, hindi masyadong maraming tamis. Yun lang naman din ang mga bagay na ang nagbibigay ng panlasa. Diba? That's why everything in moderation, di ba? Yun sinasabi natin. Naalala mo, Rod, ma-foods, ano? Yung ating ma-foods. Matatamis, mataba, Eh, siyempre, pag sinabi natin healthy, imo-moderate na natin yung amount noon. Mm-hmm. Hindi na pwede yung kung gano'ng kadami, lagi kang prito, lagi na kang... Pero sanayan lang yan, ma'am, di ba? Oo naman, sanayan. Talagang kung gusto nilang maging healthy, iniisip nila yung kanilang kalusugan. Isip, tama. Una muna isip. Convince yourself. Kailangan mo i-condition yun . Yung i-condition mo isip na gusto mo talang i-commit yung sarili mo sa pagiging healthy. So yun ang gagawin mo. Commitment mo yon. Bago muna yung bibig, ito muna. Siguraduhin muna na i-ano mo na yan. So halimbawa, ma'am, gusto magbawas ng timbang, ano bang dapat na diet na sundin? Halimbawa, sasabihin natin ngayon, kulang pa, sabi mo kanina, kulang pa yung ginagawa nating pag-impart. So ngayon, simulan natin. Kung halimbawa, nakita na natin na si Rod, mukhang sumikip ang damit. Ano yung kailangan niyang kainin? Simulan kailangan para ano? Ang of course, yung pinaka-reason kung bakit tayo nagkakaroon ng mga bilbil o extra taba, because of the calories that we get from foods, no? So, ang dapat talaga, bawasan yung calories. Sa lahat ng pagkain, may calories yun. So, babawasan mo yung dami, no? Kasi nga, ito yung nagbibigay sa atin ng timbang, yung dami ng calories. Tapos, bawasan din natin yung sobrang alat kasi pwede itong makapag-retain ng water. Baka mamaya, hindi naman taba yung nandyan. Baka marami ka lang tubig. O bawasan mo rin yung dami ng tamis at dagdagan mo yung mga pagkain na maraming fiber. Yun. At saka yung mga tinatawag na rainbow diet, dapat i-impart natin makulay sa kanila. Makulay. Mm-hmm. No? The deeper the color of the foods, the better. More antioxidants
more vitamins and minerals. So mas marami, pag maraming kulay, yung nasa better, plato, oh, plato, better. Mas okay yun. Oh. Tsaka maraming fiber yun. Ibig sabihin, maraming lang, kulay. Oh, maraming kulay na marami pang fiber kasi mga fruits and vegetables lang ang may kulay. Ayun. Diba? Ang karne isang kulay, isang lang. Kulay lang. Brown lang. So, pag maraming fiber, you are really, parang feeling mo full ka agad. Tapos, together with more water, siyempre, pag kumain ka ng maraming fiber, kailangan maraming water to be able to bring digest down those ano undigested fibers. Ganon. Kailangan ba ma'am magkonsulta sa kagaya ninyong nutritionist, dietitian? Mas magaling kung kumukonsulta sila sa mga dietitian para mas magabayan natin sila ng tama. Ang impression mga kasi ng iba ma'am, baka mahal magkonsulta. Mas mahal kung gagamot na tayo. Ayun. Dapat more on preventive tayo. Uh-oh. Huwag na nating antayin magkasakit bago pa kumonsulta. So bali ma'am, pag pumunta sila sa hospital, meron doon ng nutritionist, dietitian. Punta it lang is sa, a law. Oo. So ano ma'am ang unit nila, dietary? Ako, the Division of Nutrition and Dietetics. Sa basement. So hahanapin lang nila yung... Marami akong staff, marami kami doon na pwedeng makapagbigay ng counseling. Okay. Ganun. Alright mga kaibigan, kung nais nyo pong magtanong, alam ko talaga, karamihan sa inyo, marami kayong mga katanungan ngayon. Parang tayong dalawa nga, marami na tayong tanong. Marami lang dapat. Mukhang mag-overtanong naman tayo na ito dahil sa dami tayong tanong. Pero okay lang po yan mga kasama. Text lang po kayo sa 0921-431-1044. Yan po para sa mga gumagamit po ng Smart. At sa Globe users naman ay 0927-650-6795. At para sa mga gumagamit po ng Sun, 0942-570-0106. Pwede rin po kayong tumawag sa 882-2374. At kung nais nyo pong pakinggan muli ang ating episode ngayon at yung mga nakaraang topic mga kasama, abay dumalo lang po kayo sa www.youtube.com/Radyo Mo sa Nutrition. One word lang po, ang Radyo Mo sa Nutrition. Samantala, narito ang ating nutrition word for the week, flavonoids. Okay, ang nutrition word for the week ngayon na flavonoids ay mga polyphenol antioxidants na natural po yan na matatagpuan sa mga halaman. Ito ay isang klase ng plant nutrient na kapag kinain sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mga gulay at prutas ay nakapagbibigay ng maraming benepisyo. Ang katagang flavo sa salitang flavonoids ay mula sa wikang Latin na flavus na ang kahulugan naman ay dilaw. Kaya naman ang flavonoids ay nagbibigay ng kulay sa iba't ibang prutas, gulay at herbs. Ang mga pagkain na mapagkukunan ng maraming flavonoids ay ang iba't ibang prutas, tsaa, soybean at ang mansanas at citrus fruits ay iba pang pagkain na mayaman dito. Maraming benepisyong hatid ang flavonoids sa ating katawan. Ito ay nagsisilbing antioxidants, anti-allergenic, anti-cancer, anti-inflammatory, at antiviral. Lumalabas din sa ilang pag-aaral na ang pagkonsumo ng mga pagkaing mataas sa flavonoids ay makututulong upang bumaba ang risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso gaya ng atherosclerosis. Yan, ang thank flavonoids. Maraming salamat, Asik Bernie. At ngayon naman mga kasama, dumako po tayo sa ever favorite na text question of the day. Special pong ating text question of the day. Pakinggan po natin si Asik Bernie. Oo, kasi wala ito dun sa ano eh, wala ito dun sa ating dating gawin natin. Oo, baka meron na sumasagot dyan. Sorry po, hindi akala, po yun. Akala nyo, bilbil ang answer ko. Hindi ah, bilbil. Ang ating pong text question for this week or for today. Opo. Anong New Year's resolution ang sisikapin mong matupad para maging healthy eater? Ay, naku, maganda yan, no? Ayan, pang personal. New Year's resolution. Kaya walang mali, walang tama. Walang tama. So, yung pinakamaganda. Puro tama pala, walang mali. Alright, puro tama yung kanilang sagot. Basta. Dahil personal to. Oo. Tsaka tandaan natin, sabi kanina ni ma'am, dapat may una muna, ano yun? Condition. So, mga kasama, ang unang anim na magte-text, Ma'am Bernie, ng kanilang New Year's resolution para maging healthy ay mananalo ng tig
100, akala nyo cellphone na ah, 2015. Cellphone load pa rin. Ayun. I-text lang po inyong sagot sa ganitong format, full name, space, address, space, sagot, at isend po sa 0908-579-6898. Magbabalik po ang radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Sa pagpili ng pagkain, iwasan ang tatlong sobrang maalat, mamantika at matatamis na pagkain. Tulong ito upang maiwasan ang hypertension at mga sakit sa puso. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Maging aktibo. Kumain ng masusustansyang pagkain. I-manage ang stress. Iwasan ang alak at huwag manigarilyo upang maiwasan ang cancer, sakit sa puso at diabetes. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo mo sa nutrisyon. Welcome po muli sa Radyo mo sa Nutrisyon at bisita po natin ngayong hapon si Ms. Perla S. Esguerra, ang chief po ng Nutrition and Dietetics Division ng Philippine Heart Center. At ang topic po ngayon ay healthy eating for a healthy new year. Balik tayo sa discussion, Ma'am Perla. Paano po ba tayo makakapagsimula? Alam ko napakahirap simulan ang any endeavor. At paano po tayo successfully makakapagsimula ng healthy eating at paano ito mapananatili? Okay. With good health in mind, no, kailangan lagi nyo lang nauuna. May objective ka, may goal ka. Hindi malayong makapag-start ng paano makakain ng tama. And of course, you have to start it slowly. Hindi naman agad very big. Kailangan ready kang mag-give up ng favorite foods mo. Kasi yun yung importante, no? Yun yung paborito mo, hindi healthy. Kailangan ready mo i-give up yon. Like mga soft drinks, yung latang matatamis. Tapos kailangan talaga... Bawas-bawasan ang cake. Mga cakes, diba? Yung mga donuts, ang dami iba't ibang klaseng mga... Oo, at saka ang daming nasa ibabaw. Nakakadagdag din pala yun. Yun nga yung masarap dun, yung matatamis. At yun din ang mga tinatawag nating empty calories. Medyo bawal-bawal. Tapos siguraduhin lang na talagang may discipline tayo. Mm-hmm. Right attitude. Talagang... kumbaga isa sa buhay mo yung pagkain ng tama, ng maayos, and think of variety. Again, yun sabi ko kanina, healthy eating means variety, balance, and moderation. Correct. Wala namang masamang pagkain, marami lang quantities. Ang masama lang yung quantities. And then yung after, halimbawa, nakakain ka ngayon, di ba sabi nyo, pwedeng i-sacrifice mo yung susunod na kainan, huwag mong kainin yun. Pwedeng ganun ang pwedeng gawin ganun, mo. Oh. Pero that's why it has to be, your mind has to be trained eh. Kailangan mo talaga magkaroon ka ng motivation, commitment na talagang gusto mong maging healthy para magkaroon ka talaga nakita, ng... Nakita ka na in action si Ma'am Perla nun eh. Nung kumakain tayo, nakita mo, kalahati kagad ng kanin, talang tinabi na kagad. Ganun eh, no? Oo. Dapat so, walk your talk. Oo. O, diba? Uh-oh. Eh, ano pong mga, ano, yung paano naman ito mamemaintain? Ganun. Yun nga, dahil meron ka ng motivation, may goal ka, hindi mahirap na i-maintain yun kasi think, alam mo na kung ano yung mga healthy foods, ano ba yung mga pwedeng gawin itong mga healthy foods sa katawan mo, at alam mo rin na ayaw mong magkasakit, i-maintain mo everyday, yun din yung kakainin mo, yung mga healthy foods. Start to eat with good breakfast, and then ilimit mo yung mga susunod na meals, pero hindi ka ibig sabihin, hindi ibig sabihin mag-i-skip, ililimit kumbaga, mo lang yung tikim-tikim lang. Mamaintain mo yon kasi nga, hindi mo naman tatanggalin yung mga dati mong kinakain eh. Binabawasan lang. Ganon. Would it be helpful kung meron din kayong BFF o kaya family group, very important. Kasi kung nakikita mo yung mga kasama mo, hindi naman sila ganun kaseryoso sa gusto mong baka gawin. Mahawa ka ulit. Paiingit ka, sabi mo, bakit sila kumakain ako? Hindi ako pwede magpatalo. Di ba yun ang minsan yung nature ng mga Pilipino, ganun, ay culture nila yan. Dapat hindi ako madaigan. Paano naman, ma'am, kung sa labas kayo kumakain, di ba? Hindi naman healthy yung offering. Kasi karamihan, alam mo na, oo. May tama ka ng kalaman, may tama ka ng educated ka na sa mga tamang pagkain. So, alam mo na rin kung anong o-order mo pag kumakain sa restaurant. Siyempre, ayaw mo na ng masyadong mamantika, hindi ka o-order ng mga deep-fried foods, hindi ka o-order ng masyadong maraming tamis, o kung meron kang salad,
set aside mo yung baka magkaaway tayo ng mga ano. Dapat sa'yo mga friends dressing lang, wag yung mga masasadong maraming mayonnaise na dressing. Tsaka yung ano ma'am, yung gravy na yung kita gravy, ko minsan. Oh, diba? Sa kanin nilalagay niyo na yung ulam. Oh, yun na talaga. Yun nga yun, lalong na lang sa mga hindi alam na napakataas ng calorie content. Calorie, calorie content, cholesterol content. Kasi mga drippings ng meat yun. Kaya masarap. Okay? Kaya alam na natin yung pag natutuhan mo yung good and healthy principles, mga guidelines, so mai-apply mo na yun, whether you are in a restaurant, whether you are in, at home, in school, or ano, yun. Pero saka dapat may law din. Meron ding law na talagang dapat yung mga healthy foods available in the workplace. Mm-hmm. Sa mga kantin. Lalo sa mga kantin, sa schools, okay. Bawal ang mga soft drinks, sodas, bawal ang mga chips, chicheria. Tsaka dapat talaga may law na lahat ng healthy like fruits and vegetables, mas mababa ang presyo. Kasi babawiin sa sintax. Kasi ngayon, diba yung mga kagaya ng mga fruits na lang, saging na lang, 70 medyo, medyo per mahal. Kilo. Mahal. Eh, kung wala... Kalahating kilo na yun ng ano ng isda, di ba? Isda, oo, ganun, di ba? So ipagpapalit na yan. O kaya baka marami ng ano yun, instant lucky. Sorry. Yung mga tipong ganun kasi more on ang feeling nila, yung decision lagi, no? Ano, decision kaya talaga nga, yun lagi nung homemaker, kailangan magaling. Diyan din papasok yung sige magtanim na tayo ng kahit na konting gulay-gulay at prutas sa paligid. That's why feed your mind first what is good. Kasi unang sa isip ng pamilyang Pilipino, gaya nagsinasabi nyo nga kanina, pagtitipid. Okay. Tapos, ano bang tips nga? Ano ba? Paano ba? Paano po ba, ma'am? Para mag-disipid? Para makakain ng healthy pero mababang presyo. Opo, hindi sila gagastos ng masyado. Una-una na ngayon, dapat binabalik sa school din yung ano yung mga tinatawag na backyard gardening. Diba? Parang wala na ngayon sa mga eskwela. Meron pa rin, ma'am. Lalo na sa probinsya. Sa lalawigan. Dito sa Metro Manila meron din. Pero ang tawag nila mga hanging gardens, mga container gardens, kasi wala silang lupa. Kasi so, nilalagay nila sa mga paso at saka sa mga lumang container. Kagaya ng mga talbos na yan ng kamote. Oo. Kahit hindi mo naman kailangan malaking at saka, lupa. Meron tayo ng 1 meter square garden. Magic garden. Isang metro lang yun, kwadrado. Pwede nang may okra, may talong, may malunggay. So, those are healthy foods, no? Yung mga vegetables, greens, mga ganon. So, hindi mo na kailangan bumili. At talagang sariwa. Sariwa pa. Ano yun, na kung meron ka ba dilalagay? Tsaka kung wala ka sa kapitbahay, baka meron. Yung mga tinutusok-tusok lang na malunggay. Yeah, malunggay-tusok lang yun eh. Gawin mo na lang bakod. Imbis na magpabakod, gawin mo malunggay. Yeah. Of course, if you, these foods are in season, yung mga fruits, pwede mas mura sila in season kasi. So, buy more of those in season para mas mura ka mga ano. Tapos kung halimbawang super mura, pwede mo naman siyang i-freeze. No? I-freeze. Tapos punin mo na lang kung kailan mo luto like mga kamatis. No? Pwede mo siyang i-freeze. Maski malunggay, tatanggalin mo lang sa tangkay. Tapos i-freeze mo lang. Ilagay mo lang sa Ziploc. Opo. Even tapos yung mga silly tabs. Kasi sa States, so, hindi siya nag-uuboy. Kasi yung malunggay, pag iniwan mo lang ng isang araw, wala. Hindi. Nahuhulog yung kailangan naka, ano, hindi pa papasok masyado yung air na nagiging cause ng oxidation which can cause sa isda naman ma'am yung mga pang-ulam paano makakatipid hindi naman kinakailangan masyadong mamahalin yung mga isda yung mga dilis nga yung mga malilit na isda mas healthy sila kasi maraming calcium, may protein. Tapos pwede mo silang gawing bawa kagaya ng mga maliliit ba na mga hindi lang dilis, yung parang bago o parang hipon. Pwede mong gawin mga okoy, pwede mo siyang gawing omelette. Torta omelette, 'di ba? Ama mura na sila and yet very healthy. Ganon. Ang importante lang talaga, yun nga, educating the people how all these principles can be applied. 10 commandments. And commandments. Yun, importante doon. 10 national commandments. Dapat yun lang nasundin. Oo, nasusundin. 10 commandments. Ma'am, meron kayong mga example ng mga snacks sa pagkain na mura, healthy, nutritious, pero madali rin gawin. Okay. Oo. Siyempre, pinakauna na dyan, fresh fruits, no? Okay. Saging, balatan mo lang, kainin mo, hindi mo na kailangan lutuin, no? Kagaya ng mga... Siguro sa panahon ngayon, ma'am, ang dami mga fresh fruits sila sa bahay.
Pinagbilang. Ma'am, yung saba, totoo ba na mas healthy kung yung saba kainin mo ng hilaw? Yes. Kasi yung prito or ilalagay? Yeah, mas... Kasi mas makukuha mo yung... Actually, when you subject your food to heat... Processing. Or any processing for that matter, nababawasan yung sustansya. So, mas mainam pang kainin hilaw yung... Hilaw na lang. Kagaya ng mga root crops naman. Siyempre, hindi naman pwedeng kainin yung kamote, mga kamoting kahoy, mga ube, mga yam na hindi niluluto. Pero at least, pwede lang siyang steam, no? Madali siya, hindi na siya masyado maraming preparation. Sa meals naman... yung mga one dish meal natin, kagaya ng mga sinigang, nilaga, kahit konti lang yung meat or fish, basta maraming gulay, okay ang sabaw, mabubusog ka na doon. Isa, it can be served to a family. Maski nga yung mga instant noodles, ma'am, di ba pwede rin yung maging nutritious? Pwede maging nutritious in such a way na hindi mo gagamitin yung... Yung seasoning. Yeah, kasi the noodles itself, hindi naman siya masama. Ang makakasama lang talaga yung... the one that they're using for flavoring. Ang ginagawa ng iba nila, lagyan ng itlog. Tsaka, binubudburan ng malunggay. Yeah. So, parang yung talagang cooking is an art, no? It's also a skill na pwede kang mag-develop through yung mga, alam mong masustansya, gano'n. Exciting. Para andali lang sabihin, pero ma'am, medyo may kahirapan din gawin, di ba? Hindi naman. Pag nasanayan, kasanayan lang. Pero kaya nang sinasabi nyo nga, ma'am Bernie, di ba dito yan, sa isip. Sa isip. Dapat i-condition. Kung yan naman ang kanilang New Year's resolution, okay, dapat gawin nila yan. Correct. Kung medyo mahirap, sundin nila yung 10 kumain meds. Ganun lang. Yung word. Kadali. Pero sabi ko nga kanina, sa ngayon, siguro walang dahilan pa rin din sila kumain ng prutas dahil ang daming prutas. Correct. Yung 12 prutas. 13. 13 ngayon. 13 klase. 13 klase sa mesa. Anyway, thank you very much, Ma'am Perla. Thank you po. Ang dami kaming natutunan doon. Your parting words, please, para sa ating mga kanutrisyon. Okay, healthy eating is not hard to do, no? It doesn't mean na pag nag-healthy eating ka, di na-deprive mo yung sarili mo. Na something that you would like to have or you enjoyed eating before. It's just really a matter of reducing the amount and thinking of what benefit you would get by eating a variety or a balanced diet, no? In everything in moderation. Yun yun. Hindi kailangan malungkot na masinabi mo healthy eating. Boring. Unappetizing. Diba? Tsaka ma'am, tubig. Yeah. That's very important. Hydrate yourself. In fact, if you are going to a party and you want to lessen your intake, drink first a glass of water para feeling mo full ka. Then go get a smaller plate, not a big plate. And make sure you don't, don't help yourself for another serving or a second serving. Layo-layo upuan. Layo-layo ka lang. More maganda chika-chika. Maganda pa ang skin pagka hydrated. More chika-chika. Okay, thank you very much po. Kung kabilang sa inyong New Year's resolutions ang magkaroon ng healthy eating, hindi kayo nag-iisa. At kung kayo'y nag-aalalang ito'y mahirap, abay hindi. Ang healthy eating ay hindi lamang nakatuon sa mahigpit na paglimit sa inyong kakainin at pag-iwas sa mga paborito ninyong pagkain. Sa halip, ang healthy eating ay tungkol sa pagkakaroon ng magandang pakiramdam, mas malakas na energy at magandang mood. At napakasimple ng rules sa healthy eating, alalahanin at sundin lamang ang ating 10 kumain meds. Okay. At eto na yung kanilang... Okay, bago natin... okay, ma'am, eto na. Sige. Sino yung mga nanalo? At ano yung kanilang New Year's resolution? Yung kanilang New Year's resolution, gaya nitong si Bruce... Alonte ba yung kanyang apelido na taga Tarlac. Yung kanyang New Year's resolution, titigilan ko ang paninigarilyo para iwas cancer sa baga. Gusto ko pang humabang aking buhay para umabot natakot ka natakot ka bigla, Bruce. Para matapos mo 2015. Good, very good. Hindi lang 2015. 2016. Medyo matagal-tagal. Mahaba-haba ang buhay ni Bruce. Butch Garcia ng Novaliches, Quezon City. Because I am, workaholic ba? Proper time to eat. Okay. Yun ang kanyang New Year's proper time to eat. Okay. Si Rogelio Velasco naman ng San Agustin Street,
Pampanga, iiwas ako sa paninigarilyo at kakain ng gulay at prutas. Yun, healthy eating. Araw-araw. Araw-araw. Dagdagan natin. Tama. Araw-araw. Baka naman isang bes, isang taon. O tuwing may okasyon lang, ha? Araw-araw po, ha? Carl Marquez ng Barangay Balete na Batangas. Bawasan ko ang pagkain ng mamantika. Alright. Yung ma-food. So, ma-food. Alright, si Aizara Guandilios naman ng Calapan City Oriental, Mindoro. Ang sagot niya, ma'am, yung kanyang New Year's resolution, babawasan ho ang pagkain ng matatamis tulad ng cake at ice cream. Naku. Very good yun. Pag birthday, wala ng cake at ice cream. Amisan, okay lang. Okay lang yan. Pag may birthday. Isang beses lang nagbabirthday. Ayun. At si Ashley Jane ng San... Ashley Jane San Jose ng Pasay City. Ang kanyang New Year's resolution naman, ma'am, lagi na akong mag-exercise. Ito, isa sa pinaka-importante. Para maging malusog ang katawan. Yun, okay, very ang good din. Galingon, ang kanilang mga sagot, ang kanilang mga New Year's. Pero sana gawin nyo yan, ha? Apat yung ating ano lalaki. Apat. Oo, at dalawa sa kanila, tigil sigarilyo. Tama. At least makatigil man kahit dalawa lang. Mm-mm. Sa nakikinig sa atin. Masaya na tayo, Rod, di ba? At least nakatulong dagdag tayo. Buhay. Correcto. At talagang hahaba po yung buhay. Congratulations sa inyong lahat. Congratulations and salamat po sa inyong pakikinig. Mm-mm. At i-remind ko lang, ma'am, sa gusto pang magtanong. Mm-mm. At hindi nakahabol. Mm-mm. Pwede pa rin sila magpadala ng kanilang katanungan at tungkol po sa ating episode today. I-text lang po ang inyong mga tanong sa 0908-579-6898. At kahit wala na po tayo sa ere, abangan ang reply po ng ating production team sa inyo pong mga tanong. Yan po ang patuloy na serbisyong publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Maraming salamat mga kasama sa inyong patuloy po na pagtangkilik at pagtitiwala sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Lagi po kayong makinig sa Radyo Mo sa Nutrisyon tuwing Sabado 12:30 hanggang alauna ng hapon. Reminder po, pwede nyo pa rin kaming maging friends sa Facebook. Hanapin lang po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. I-click nyo lang po yung like at friends na po tayo. O sundan nyo kami sa www.twitter.com/RadyoMustaNutrition. Small letters po, lahat yon. Radyo Nutrition pala. Ayun. At tandaan mga kasama dito po sa Radyo Musta Nutrition, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa wastong nutrition. At tutulungan namin kayong iwagsi po ang mga maling gawain kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon, solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po, si Rod Marcelino. Kami ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang kapapan. Wala pa ba? Nag-apply ba yun o talagang ano yun?